Masayang idinaos ng mga kababaihan ng Makiling View District ang kanilang Women's Ministries Fellowship sa Los Baños Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang naging pagtitipon ay lalong nagpatibay ng kanilang pananampalataya at samahan. Ganun din, nagbigay ng bagong inspirasyon sa kanilang mga ministry bilang mga lingkod na kababaihan ng Diyos. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Zia Capio. Isang napakagandang araw ang pinagkaloob ng Panginoong Diyos para sa aktibidad ng Women's Ministry Fellowship ng Makiling View District sa tema, I Will Glow, Reach the World, Be His Witness. Mula sa pag-aawitan, panalangin at pagbabahagi ng mensahe, pinangunahan ng masisiglang kababaihan ng Makiling View District ang pagbibigay papuri sa Panginoon kasama ang mga kapatiran dito sa Laguna. Bilang mensaheng magbibigay inspirasyon, nagbahagi ng lektura ukol sa aktibong pakikilahok sa lahat ng miyembro sa discipleship, gayon din ang kahalagahan nito sa bawat individual at sa iglesia, si Ma'am Esther Fadriquela, ang direktor ng Women and Children Ministries ng South Central Luzon Conference at presidente rin ng Shepherdess International. Isang malaking kagalakan, ako'y maanyayahan para sa isang Women's Ministries Fellowship ng Makiling View District. Ang theme ng fellowship na ito ay walang iba kundi I Will Glow, Reach My World and Be His Witness. Isang magandang theme na napapanahon upang hikayatin, ganyakin ang mga kababaihan na sila'y sumangkot at maging himuki na sila po ay maging tunay na alagad ng Panginoon. Ganun din, samantalang sila'y naging alagad ng Panginoon, sila rin naman ay maghahayo at gawin ding alagad ng ating Panginoon ang mga naroon pa sa kadiliman. Hindi lamang po yun, kundi sa kanilang kasambahay, sa kanilang workplaces, maaari, yung kanilang neighborhood at saka yung iba pang mahal sa buhay nila, na sila ay patuloy na mag-glow. Ang ibig sabihin ng glow ay go light our world, na sila ay hahayo, sila ay magliliwanag sa kanilang mga kilos, sa kanilang sinasabi, sa kanilang iniisip upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at sila po ay magiging tunay na saksi talaga para sa Panginoon. Ang programa sa hapon naman ay napuno ng pag-aawitan at mga patotoong nakapagpapalakas sa pananampalataya ng bawat kapakinig nito. Sinundan ito ng mensahe mula kay Ma'am Esther ukol naman sa pagtugon sa tawag ng ating Panginoong Hesus upang maglingkod at makibahagi sa kanyang banal na gawain dito sa lupa. Walang hanggang papuri sa Panginoon para sa kanyang paggabay sa programang ito. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Los Baños, Laguna, ako po si Zia Capio nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.